Hello, hello. Good morning sa inyong lahat dyan, sa ating mga kanegosyo partners, sa ating mga kasari-sari store owners. Good morning sa inyong lahat dyan, sa ating mga kaibigan dyan, sa kaibigan natin dyan sa Whitey World. Good morning sa inyong lahat. Very, very good morning. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga pangyayaring nagaganap sa aking sari-sari store ngayong under tayo sa ECQ. Yung sinasabi nilang Enhanced Community Quarantine. So diba? Marami ng mga tao hindi lumalabas sa kanilang bahay, no, dahil sa ECQ. So ngayon, titingnan natin kung may kaibahan ba, nag-iba ba yung ating binta nung wala pang ECQ, 1 month siguro or 3 weeks ago. So morning update, morning routine sa ating sari-sari store. Tingnan natin kung may bibili pa ba. Actually, nagbukas ako kanina, 5 a.m. So intay-intay tayo kung may bibili ba, okay? Saan sabon? Wings, pila. Ang saan shampoo? Almond. Olo? Sunset, Wings, pink, sunset, green. Para akong baba? Yeah. Baba, sino? Takotakay ba ako na? Baba na sila. Ikaw nang lista. Baka yung kong matulid ang Lorena doon. Sige. O, piso ay. City ng Wings. Yapin ako. May first customer tayo, ha? Salamat sa Diyos, hindi nasiruan yung ating morning routine. Shampoo tsaka detergent powder yung binili. Pero saan pa magha? Matsalam. Dito sa amin ngayon mag ano na, 5 a.m. Salamat hindi tayo nasiruan. Tingnan natin sa labas. Tingnan natin doon sa labas kung ano, marami na bang tao, no? Noon kasi pag 5 a.m. marami ng mga students. Marami ng mga students yung ano, dumadaan. Kasi malapit lang kasi kami sa ano, sa school. Tingnan natin sa labas. Andito ako ngayon sa labas. Walang katao-tao. Ito yung paligid namin, 5 a.m. Daming ibon. Naririnig ko yung mga ibon. Walang tao. Kung hindi lang sa mga nangyayari ngayon, siguro marami na naglalakad dito. Doon, paputang dagat yon. Doon, paputang dagat. Dito, papuntang school. Second customer natin. Meron tayong second customer. Ngit-ngit man ako din, no? Wings. Bigyan ko muna siya ng wings. What's your color? Pink. Pink. Sige. Wings daw. Wings detergent powder. Pwede ha? So, nalubat yung battery ng phone ko. Nag-charge ako kanina. Habang nag-charge ako, may bumili ng... ano ba yung binili niya? Detergent bar tsaka chlorine. So, ngayong 5 a.m. nakatatlo na tayo. Tatlong customer, salamat naman at may bumibili pa rin. So hintay-hintay pa tayo, baka may bibili pa, no? Okay. Sana nga may bibili pa. Iba na talaga ngayon, hindi katulad noon na na wala pang itong mga nangyayari sa ating paligid, no? Wala pa noon, eh. Marami talagang bumibili tong umaga. Ngayon, konti na lang. Okay pa rin, no? Noon ang pinakamabinta talaga sa tindahan ko tuwing umaga. Itlog. Oh, nga itlog tsaka shampoo, ganun. Ngayon yung kapitbahay, mga kapitbahay namin, halos lahat sila ay bumili ng itlog. Tig 1-3, 2-3 doon sa palengke kasi nga natatakot sila na baka maubusan ng supply. Ang nangyari, hindi na sila bumibili ng itlog sa tindahan ko. Marami din sa aming mga kapitbahay na medyo nag-grocery sila. Siguro mga days before ng mag-lockdown dito sa amin, namili na sila sa palengke, nag-grocery sila. Mahina ang binta natin ngayon. Pero hindi pa rin na tayo nasisiruhan. Meron pa rin namang bumibili, no? Kahit pa konti-konti. Yung hindi talaga mabili sa tindahan namin ngayon ay bigas.
Kasi number one reason ay yung mga kapitbahay natin, di ba sabi ko na, namalingki na sila before sa mga, sa pangyayaring nagaganap ngayon, so namalingki na sila, no? Isang sakong bigas, kalahating sakong bigas, so nakita ko yung mga kapitbahay na may dumadaan, may daladalang mga bigas, no? So, nangyari, yung bigas namin na siguro 5-6 sacks yung ano, binili namin before mag-lockdown, so hindi na nabinta, walang bumibili. Minsan sa isang araw may bumili isang kilo. Okay, at saka number 2 reason kung hindi mabili yung bigas natin ay marami kasing nagbibigay ng ano, ayuda ngayon yung bigas, yung ating government. So, shout out ha sa government officials natin dyan. Maraming salamat ha sa bigyan yung bigas, no? Every week nagbibigay sila ng tatlong kilong bigas, tsaka sardinas at tsaka noodles. May ano pa, may safeguard. Safeguard, ganon. So, salamat ha. Salamat sa mga mababait nating government officials, no? So, na, tinawag ako ng hubby ko. Sabi niya, ano, luto na daw yung sinain ko na kanin. So, dapat, ano, i-off na daw yung, ano, gasol. I-off ko muna yung gasol, okay? balik tayo ulit sa labas. 5:30 na kasi, so medyo, ano na, maliwanag na sa labas. Kanina, madilim. Ayan. Diba ganda ng place namin, no? Tingnan nyo. Maraming punong kahoy. Yan. Napapalibutan kami ng kahoy, no? Parang hindi kami nakatira sa city, para lang probinsya. Sinabi ko na kanina, yung daan na yon papunta yung dagat. Malapit lang kasi kami dito sa dagat. So, nung wala, hindi pa kami na-quarantine, palagi kami naliligo sa dagat, yun, hindi na kami nakaligo. At ito yung papuntang school. Public school doon daan. So yung tindahan ko malapit lang sa school. Kasi ito yung tindahan ko. Yan. Ito yung tindahan ko. So malapit lang kami sa school. So, sinabi ko na kanina sa previous vlog ko na yung isa sa pinakababinta namin dito tuwing umaga ay school supplies. Yun na nga. Ano na, basura? Sabi ko, dahil mga silingan na basura. God. Uli na ka? Sige. Kapit bahay namin, no? Actually, nakatira siya sa ano, sa ibang lungsod. Ibang, oo nga. Dito siguro siya natulog kagani. Ayan. So, kung naririnig nyo, yung mga huni ng ibon, every morning naririnig natin yan. Pakinggan nyo. Ayan. Meron pa kaming manok na pula. Laging tumitilaok. So, wala pang pagkatapos ng tatlong customers natin kaninang 5 a.m. wala nang bumili, no? Iba na talaga nangyayari ngayon sa ating ano, sari-sari store. Okay. Maliit na pala yung tindahan ko ngayon. Malaki to sana noon. Diba? Ito kasi tindahan ko rin noon. Ito tindahan ko rin noon. Kaso ginawa ko ng Pisonet Cafe, yung internet cafe, dyan sa loob. So, hinati ko yung tindahan ko. So, maliit na. But okay pa rin. Ayan, wala pa rin bumibili. Natapos ang ating tatlong customer. So, okay pa rin. Sana sa lugar ninyo dyan, okay pa rin kayo dyan. Yung mga kasal-sal store owners natin, sana okay pa rin yung binta nyo, no? Sa amin, ibang-iba na talaga. Mahina na din. Pasok tayo ulit sa loob. Hintayin natin, baka may bumili pa, no? Later, okay. Hintayin lang natin. Hintay lang tayo, baka may pang-apat na customer tayo ngayon. Pangita ito sa bunok, usara dyan ka tay. Kapita guwapa. Dagang ka sa... Dog, ay, nang ato kalaon naman. Din ako mga tubuntag. Ang sila, dagang ko na kita. Pagka kayo. Ay, bako, ano ka dyan? Ay, silig. Ay, naman din. Ay, magdakpa niya. Sigumil kayo. Ay, sa tinining, wala ka?
Mag-sodyo nagbubo kayo ha. Ingon sila. Ay, presohon ka. Ano ang lukat sa gumil? Ay, malo na. Lagi. Ako kada semana kausara mga dito. Yan. Yan na nga. Naka-apat na tayo. Pang-apat na customer natin, no? Pinag-usapan namin yung tungkol sa mga nangyayari sa ating ano lipunan ngayon, sa ating paligid, no? Ngayong may enhanced community quarantine, so sabi niya yung anak niya raw pumunta kahapon sa palengke at na swerte naman at nakasakay kasi dito sa amin wala nang public transportation, so ang government natin ay meron sila mga nilagay na yung mga dumadaan na free rides, tinatawag namin free rides dito, so wala nang pamasahe. Pero ang problema, tatlo lang, tatlong tricycle lang ang, sa lugar namin dito, tatlong tricycle lang ang may free ride. So, tatlong tricycle, tapos ilang daan kami nakatira dito. No, ilang pamilya kami nakatira dito, kasi sa isang family, isa lang pwede makalabas ng bahay, diba? So, yun, tatlong tricycle, tapos sa isang tricycle, dalawa lang ang pwedeng sumakay, diba? So, mahirap talaga. Swerte-swerte na lang, swertihan na lang pag may dumaan na free ride tapos walang laman. Okay. So yun, nag-usap kami ng aking kapitbahay, no? Maaga siyang bumili sa akin ng kape. Okay. Isa sa mga pinakamabinta nating tinda ay kape. So mag-isang oras na tayo dito naka-open. 5 a.m. ngayon mag 6 a.m. na. So isang oras, apat pa lang na customers, hina talaga, no? Ibang-iba na talaga yung binta natin ngayon. Iba na talaga. Noon, siguro lagpas 10 yung customers natin yung bumibili sa ating sari-sari store tuwing umaga. Minsan nga, more or less 20, no? 20 katao, 20 customers. So, iba na ngayon. Okay pa lang. Yung tindahan ko pala, medyo puno ngayon kasi kahapon nag-grocery ako. Nag-grocery kami kahapon. So, ngayon medyo puno siya. Sige. So, ayun na nga yung ating, yung kaibahan. Okay, kaibahan ng ating, sa ating, ating binta, sa ating sari-sari store. Nung wala pang enhanced community quarantine at saka ngayong may ECQ na, iba na. So, sana, no, magdasal tayong lahat na sana maging okay na lahat, no? Bumalik na sa normal, kung wala na magkakasakit. At, okay, maging healthy na lahat, maging safe na lahat, okay? So, salamat sa inyong mga, sa inyong panonood dyan, mga, kaibigan natin, no? So, okay na, no? Okay, magluluto pa ako ng ulam, so, for breakfast. Salamat sa inyong panonood, ha? Salamat sa mga nagmahal sa akin, again. Yung hindi pa nagmahal kay Ate JB, mahalin niyo ako, again. Mag-subscribe na kayo, please, sa akin. Subscribe to my channel, please. At saka, sana panoorin niyo yung mga videos na ginawa ko, no? Siguro may matutunan kayo dyan sa mga videos ko. Okay. Maraming salamat talaga. Yung hubby ko pala. Katatapos lang niya maligo. Ako hindi pa naligo, no? Siya kasi una naligo. Tapos ako nagbukas ng sari-sari store. So, okay, please subscribe to my channel, ha? Ate JB TV. Okay. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong pagsuporta. Bye-bye. God bless sa ating lahat.